pag-asa. Nabisita po natin si Kuya Rick kahapon at ating pong napag-alaman yung kanya pong nangyari sa kanya. Interview po natin kung ano po talaga yung nangyari. Bakit siya nahulog at ano po ang paano po siya nadala sa ospital. So panoorin niyo po yung video po natin. Samahan niyo po ako. God bless. Ano nangyari? Ano nangyari, Tay? Ito po si Kuya Rick, kita Tay Rick, ano? Yun nga daw, nabalitaan namin na nahulog. So, ikwito mo daw sa amin kung anong nangyari. Ano po, yung sabi ko ay, ano, mapunta muna ako dun sa kakamuran ko. At, ano po ba ako yung mga gamit ko doon. So, pagkatapos na madala ko doon, para nabagbaga ko, pinagbabalak na nagkwito ko ang susunod ko. Sabi ko naman, susunod. Yung tungkod mo? Yung kakaburan ko, yun sabi ko, ito ang isusunod ko. Ah, Yung dati ko dinadaanan na yun. Tapos ay, pinapakiramdaman ko yung mga pamangking ko. Ma'am, magulanganin ito. Ayan, huwag po ako at maganda po gano'n. Bahala ko magamit at kayo nga niyan, inaasahan ko makakarating para makita niyo yung ito. Nung lumakad ako, sabay ako, nagtungkod. Tuloy-tuloy ako sa palo. Kaya nung unang tama sa kat na lupa, doon tumama ako yung mga gas-gas. Doon pa lang sa pagkabagsak ng yun, wala na ako. Wala na malay? Wala na. Tumama pa ako sa bato. Ito. Nung di ko matantang kung isang oras ako doon, basta pagka nagising ako. Nawalan ka palang malay talaga. Yung kamay ko nagkagara ng dito. Ang purma ko ay ganyan. Kirlo. At yung dalawa kong pahay nasa taas. Nung magkamalay ako ay nakita ko. Sabi ko yung bato. Daming dugo. At nandun pala ko tumama ganyan. Tapos din tinignan ko yung lalapatan ng siko ko. Kaya daming dugo. Sabi ko eh. Diyos ko, paano ko makakyat? Galawin ko ito. Hindi nagalaw. Hindi nagalaw? Walang kwan. Talagang hindi nagalaw yan. Pagkaganyan ko ito. Parang sinikdo kong ganyan. Hindi nalaglag doon sa may balikat, sa may baywang ko. Tapos sabay naman ito. Hindi iulos kong ganyan. Tinanggal ko yung itak at di ako makabangon. At nandun na kapali at itak. Mabuti yung itak ay hindi mo naanuhan. Nakadit po ganyan. Tapos, nung matanggal ko, siguro magkakalating oras ko bago natanggal at di ko nga nagagalaw ito. Pinipilit ko na lang, iniipit-ipit ko na. Nung matanggal ko na, hindi nagalaw ko ito. Sabi ko ito, nagkakamalay pa. Pero ito wala. Laglag talaga yan. Ang gawa ko, itinaas ko ito. Utay-utay ako nung tataas para may baba ko yung puwit ko at ganyan ang purma ko. Nakabaliktad ka pala, nakatuwad, nakatiwarik. Tiwarik. At takilo nga itong baba ko ito, nandito nakalapat. Ay ngayon. Mabuti walang tubig ano? Wala. Utay-utay ako nung tataas, may baba ko yung puwit ko. Pinakikiramdaman ko sarili ko. Ganon ko yung pa ako. Ay walang itik to. Dituloy ako makatayo. Ito na nagsusustini sa akin. Hello, come on. Tinignan ko eh. Kaya ko pa yung akyatin. Dahil sa, di ko pa nararamdaman ang sakit. Manin pa. Yung gumapang ako, pagdating, kung namumurs ako doon na ako simula ng sakit. Pagdating doon sa kalatian ay, daplang ako doon sa bato. Yun, doon ako nagsisigaw na. Para madihig na nila. Napabiro pa kayo sila. Siyempre yung mga inog na saging na tiniba ko. Yung tiniba ko po bagang malalaking
eh, naginog naman na iti. Dinadalang ko sila. Loo mo na yata niyan, dali mo na dito, hindi para sisigaw dyan. Eh, kala nila saging. Kala nila saging. Sabi ko, hira. Tulong. Sabi ko, tulong. Dinading ko, ay tulong daw. Ay baka nabagsakan na niya si, ano, tiyo mo. Dali-dali sila mo na, malipin takbo, doon ba, tumakbo sa, pagkakaburan ko nga. Ay wala niya rito. Nandito ang niyang ugong. Ayun, doon ako nila nasumpugan. So paano ka nadala nila sa ano? Sa lugar. Sa lugar. Na ito yung ano. Aluyan. Ah, ginawang duyan. Ang aluyan po yan doon. Nasa yun po. Ah, masagat pa. Pero, salamat at nagising pa ako. Dahil sa tama ko ito. Sabi ko nga, pangkitsin ang kamatayan mo itong binahanan mo. Ngayon nakaligtas ka. Baka sa surundi. May pandisisize pa? Hindi ko alam. Bihira. Matibay si tatay, matibay. Oh, yung, pinag- yung pusa siyam lang, ikaw 16. Oh, yung pinagdaanan mo, yan lang. Kaya, may plano si Lord. Sabi ko, salamat. At nakaligtas pa ko at nagawa ko pang ma- isang pagong katawan ko dun sa dalawang langkos sa tali. Nakita na yun nila, Rap. Yung inaana namin na yun na pag ano nila sa akin pag video doon sa kaburan. Yung pinakita po ko, ano, pinakita ko sa inyo, may tama ako dito, doon man yun na laglag ako doon. Sa isa, doon sa isa, wala pang tabon. Yun ang pinakamalalim doon, dalawang lampos. Eh sabi ko eh, may gitnagising pa ako. Oo. Sabi ko, kailangan pa ako nito. May plano pa. Oo. Sabi ko, kailangan pa ako nito. May plano pa. Ano yung sabi ni Pastor Rizzo, may plano pa ang Diyos. Kasi kung wala na, eh wala na, hindi ka na nagising. Eh sabi nga ni ng mga pamangking ko, huwag ka na niya magkakabot. Eh sabi ko, paano naman ako magubuhay? Kung aasa na lang ako sa inyo lahat. Sabi, bahala na ang Diyosan niya. So, sa ngayon, dito ka muna. Mapaigigi muna ako. Oo. Mga ilang araw. At least natutunan ang pangarap, namin. Ang pangarap ko naman, saling gumasama. Masama. Oo, eh, huwag mo nang pilitin kung hindi pa kaya, pero... Sabi ko nga, sana kung malagas-lagas ang kumain na ano. Eh, sa tatag-ulam ako ng ano baga, yung manok, nagulpilugod ako. Sabi ko eh, nalinti ka na. Nagkakaimpa ko eh, manok. Sigurado ito. Yeah, paggabi, yeah, sinimulaan na ako hanggang sa nagpahilot baga ako ngayon maga. Eh, di nagigigil naman ang katawan ko. Walang bali? Nakapagpa-X-ray na kaya? Wala. Pinag-extreme ako pero walang sinabi. Walang bali ako. Ah, okay, praise God. Pero kung may bali ako rito, di ako makaka-adyo. Tsaka lalag natin ka naman. Di pa yung, ako linagna. Yung sa dito mo, sa mukha mo, ano lang, parang galos lang o wala namang dito ano? Dito mama talagang sa bato. Hindi galos yan. Talagang itong pinagamitahe. Ah, oh, lahat daming tahe dyan. Oh, tinahe, pero wala namang biak. Walang damage. Oh. Ang pigano ko lang kung nakababa-baba dito sa sintido ko. Oh. Buti walang damage ang utak tay. Wala naman. At salamat, matigas ang ulo niya. Oh, matigas ang ulo niya. Ay, minsan okay. Mabuti rin pala matigas ang ulo. Magkikipag-umpugan sa bato. Oh, pero matigas ang ulo niya. Talaga sa bato?
Ay talaga naman. Ay kung makita niyo po ang dugo dun sa bato eh. Siguro nga yung nararamdaman ko. Ay. Dami talaga na bawas yata. Sorry po, pinapatawa ka namin para sumakit at masakit at pag tumawa eh. Pasurit kasi eh. Nasisipa. Pero yun po tayo, nandito kami para ipadama yung pagmamahal hindi lang sa aming apat kundi maging mga kapatiran sa... gusto na magpunta dito, magrenta ng yung ilabil. Kaya lang, mahal, hindi kaya eh. Si Martin, nakahantas na. Magpunta daw dito. Wala lang sasakyan. So, meron lang kaming iiwan tayo. At least alam na namin dito. Ano man ang pasyal-pasyal na lang kami dito. Basta't linggo. Uwi na ako. Huwag ka muna doon sa Nahirapan ka doon mag-isa? Bakit dito yung mga pamangkin mo? Pamangkin ba sila? Kululo na yan sa akin. Apo-apo. May inaabot itong mga kapatiran sa sa kasalugan. Ayan. At ito rin, idagdag na natin to. Mula sa aming mag-asawa, kay Rich Falcon at saka kay Aldous Eagle TV. Shout out po, Rich Falcon, kasama po natin at saka Aldous Eagle TV. Ako rin, Kai, pangkape mo, may tinapay na at may kape. Kasi yan. May palaman na yan, Kai. Opo, Merlin Adventure Vlogs. paabot po namin ang video namin kay Kuya Rob. Oo, ipapasa kung namin yan. Anong plano? Pinakontak yun, tinatawagan ng bakululo sa akin. Yung kapatid nito, si Munay, kinukontak yun. Sabi ko, pag nakontak nyo, pakikontak nyo ako si Pastor Henry sa Lugungan. Alam nila yun. Ngayon naman, kinontak naman nga sila. Yan, sa baba. Sabi ko, napurunta na lang yan dito. Naghintay-hintay nga ako. Alam mo na, pupunta kami dito. May butiki na tumunong. Dapat dalawang butiki na para napakinggan mo. Ang dami nga butiki. Ang dami ba? Ang dami kasi apat tayo. Ang dami butiki tumunong. Apat na butiki. Okay, so siguro iwan namin ang panalangin, Nalangin. Kaya lamang hindi ko magawa yung papasalanan. Huwag lang biglain. Pero sa iniisip mo naman bakit yung tao sa sasabihin. Lagyan mo lang ng sonan support. Kasi kagaya din yan ng bata, maliit pa, hindi alam sasabihin, pero mayroong gusto, pasalamat. Pero darating pa rin yung panahon, hindi pwedeng hindi ka magpasalamat dahil sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Amen. Kumbaga, parang isang bagay sa puso natin kailangan ilabas mo. Yan. So, kayang-kaya yan. Sabi ko nga, hindi pa ako papasalamat. Hindi dahil sa kanya, baka di na ako magsasin. May plano pa. May mission pa tayo? Mission pa. Sige, so, manalangin tayo. Sama natin yung hello. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, kami po ay nagpakumbaba sa aming mga sarili, humingi po kami ng kapatawaran. Panginoon, sa oras na ito, aming pumitinata sa inyo si Ratay Rick, Panginoon, ang quick recovery, Panginoon, at maging pagpapala sa mga gamot na kanyang iniinom, ano man ang ginagamit, Panginoon. Dalangin po namin ang inyo po na makapangyarihan kamay, iabot niyo po sa kanyang katawanan. Panginoon, pawiin niyo po ang sakit at maging
maagaran Panginoon na kagalingan. Lord, naniwala kami na ikaw ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya paniwala kami na kaya niyo pong gawin kay Tata Eric. Binigyan niyo po siya ng panibagong buhay at alam namin na ikaw may plano, Panginoon. Kaya sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, inataas po namin siya sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin na kung ano man ang inyong plano sa kanyang buhay, lumago pa siya sa kanyang panampalataya at magamit, Panginoon, at kung ano man ang inyong misyon na iniatan sa kanyang balik at gusto pa ay magkaroon ng katuparan, Panginoon, sa tamang panahon. Salamat, Panginoon, na kahit sa itong kalagayan ay nakausap pa namin siya at nakita pa namin siya at alam namin, Panginoon, na ito po ay may magandang plano sa kanyang buhay. Sa inyo po na pinagkatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Panginoon, minsan pa nagpapasalamat kami sa iyo sa iyong kabutihan, Panginoon, na hindi mo hinayaan, Panginoon, na ang aming kapatid na si Kuya Rick ay mapahamak o umanaw sa ganong sitwasyon. Dahil alam namin, naiintindihan namin, Panginoon, na mayroon ka pang layunin, Panginoon, sa kanyang buhay. Ano man, Panginoon, yung kanyang mga dalahin sa buhay, sa isip, sa puso, Panginoon, nawa ay matutunan niyang iwaksi ang lahat ng ito dahil ang pagsunod sa iyo, Panginoon, kailangan po ay empty vessels kami, Panginoon. Kaya Ama, maraming sa salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy mo siyang ingatan, pagpalain, at bigyan ng complete healing, Panginoon. Yes. Salamat po, at sa mga taong nagmamalasakit at nagmamahal kay Kuya Rick at nag-iintindi sa kanya ngayon, nawa ay patuloy mo pong extend yung blessing mo sa kanilang lahat. Salamat po, aming Ama, at pinagkakatiwala namin sa iyong lahat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Si Tata Eric pansamantala nagpapagaling diyan sa loob. At ito po ay ano, may-ari ng lupa na tinirahan niya doon sa bundok.